Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Ang pangalan ko ay Dan. Ibabahagi ko lang sa inyo ang karanasan ko noong namamasada pa ako. Taong 2007, sa Benguet. Isa akong driver ng isang pampasaherong jeep. Malayo-layo ang binabiyahe ko kada araw. Nasanay na lang ako na umuwi ng gabi kahit na yung nadadaanan ko halos puro puno na lang at mga damuhan. Hindi naman ako natatakot kahit na ilang beses nang may naririnig akong may nagpapakita raw na white lady sa dinadaanan ko. Natatandaan ko pa nung gabi ng October 30. Papauwi na ako sa amin nung mga sandaling yon. Apat na lang ang pasahero ko. Pinasakay ko na sila kasi yung mga bababaan nila ay tutumbukin ko rin naman. Noong una okay pa eh. Nagkukwentuhan lang sila. Kaya inakala ko na normal lang naman ang lahat. Makalipas ang 20 minutos, nagsibabaan na ang apat. Pag alis nila, kampante na akong makakauwi na sa bahay. Pero nang lumingon ako sa likuran, nakita akong may nakasakay na babae sa dulo. Pinatay ko na yung ilaw ko noon kasi nga gagarahin ako. Nung bubuksan ko na sana ulit ang ilaw para malaman kung sino yon, nagtaka ako kasi ayaw nang gumana ng ilaw ko. Huminto na lang muna ako sa gilid. Nang lingunin ko yung babae sa dulo, bigla na lang siyang nawala. Bumaba pa nga ako ng jeep sa pag-aakalang baka nalaglag yung babae. Napakamot na lang ako sa ulo ko kasi wala akong nakita. Babalik na sana ako sa jeep nang biglang may sumitsit sa akin. Nilibot ko ng tingin ang paligid. Nasa paanan na ako ng bundok noon at sa kabilang banda naman ay bangin. Kaya malabong may ibang tao doon bukod sa akin. Nagmadali na akong sumakay at saka pinaandar ko na rin ang jeep. Nakauwi naman ako ng ligtas, Sir Van. Nakahinga ako ng maluwag kasi akala ko maaksidente ako. Ang sabi kasi nila, kapag may naramdaman kang kababalaghan doon, pwede kang malaglag sa bangin. Mga bandang alas 12 ng gabi ay lumabas ako ng bahay namin. Hindi kasi ako makatulog. Pinuntahan ko sa bakuran namin yung nakaparada kong jeep. Wala akong magawa kaya naisipan ko na lang na linisin yon. Nagbobomba lang ako ng tubig sa posohan nang mapalingon ako sa loob ng jeep ko. Napahinto ako nang maaninagan ko na parabang may tao doon sa loob. Agad akong lumapit doon at nalaman ko na babae yon. Naalala ko yung babaeng sumakay sa kalagitnaan ng biyahe ko. Nagtayuan agad ang mga balahibo ko. Pero sinubukan ko pa rin siyang kausapin. "Miss, bawal dyan tumambay," sabi ko sa kanya. Pero hindi siya sumasagot. Mga ilang sandali lang, nakita ko na lang na unti-unti siyang lumilingon sa akin. Hindi ko na hinintay pang makita ko ang mukha niya. Naglakad na lang ako ng mabilis papunta sa harapan ng jeep. Nagpatay mali siya ako na wala akong nakita. Nang lumabas ang asawa ko, saka na ako nagkaroon ng lakas ng loob para sumilip ulit doon. Nagtaka ako kasi naglaho na ang babae. Pero nag-iwan siya ng amoy ng kandila. Sinabi ko sa misis ko ang nangyari noong kinaumagahan na. Maging siya ay kinakabahan din at natakot. Noong araw na yon, ay hindi na muna ako pinabiyahe ng asawa ko. Nababahala kasi siya na baka may mangyaring masama sa akin kapag pauwi na ako. Nang gumabi na naman, ay medyo kinilabutan pa rin ako noon. Sa labas kami nagluluto ng pagkain, kaya hindi talaga maiwasan na mapatingin ako doon. Habang naggagatong ako ng kahoy sa niluluto ko, naramdaman ko na dumating yung misis ko. Hindi ko siya tiningnan, pero alam ko na umupo siya sa gilid. Salita ako ng salita noong mga sandaling yon, pero hindi naman siya sumasagot. Nilingon ko na siya, sa pag-aakalang nagpaparamdam na naman yung babae. Nakahinga ako ng malalim nang masigurong misis ko ngayon. Tulala lang siya na nakatingin sa apoy na parang hindi ako naririnig. Nang sigawan ko siya, bigla niyang dinirekta sa akin ang tingin niya. Pagkatapos ay biglang tumayo yung misis ko. Hindi niya naririnig yung pagtawag ko sa kanya. Diretso lang siya sa likuran ng jeep. Susundan ko na sana siya nang bigla namang lumabas yung misis ko galing bahay. Napatanong na lang ako sa kanya nang, "Hindi ba ikaw yung kausap ko?" Napailing ang asawa ko. Sa mga tagpong yon,
Nagets ko na agad na kamukha lang pala ng misis ko ang kasama ko noong una. Napayakap na lang sa akin yung asawa ko. Pagsilip namin pareho sa loob ng jeep, may babae na naman na nakaupo doon. Hindi na kami lumapit pa at pumasok na lang kaming dalawa sa bahay. Hinala namin ni Mrs. Sumama yung white lady na yon sa biyahe. Nagmisto lang pasahero na hindi alam kung saan bababa. Nang kumonsulta kami sa matandang kalapit namin ng bahay, nagrekomenda sila sa amin na maglagay daw ng bala ng baril sa jeep. Makakatulong daw kasi yon para itaboy ang mga masasamang elemento. Sinunod namin ang payo nila. Kinabukasan ay naghanap kami ng bala ng baril. Sinabit namin sa mismong pinto ng jeep ko para sigurado. Nagtirik na rin kami ng kandila. Ipinagdasal na rin namin ang kaluluwa ng babae. Iniisip kasi namin na humihingi lang siya ng tulong. Pero ang sabi ng matatanda sa amin, mag-iingat daw kami. Kasi kapag daw ang kaluluwa ay nanggagaya ng itsura, ibig sabihin lang nun ay kaya na rin nilang makapanakit. Tumagal ng halos 2 linggo na hindi ko ginamit ang jeep. Nagtiis muna ako sa pagbabantay ng tindahan sa palengke. Nagamit ko lang ang jeep ko nang masiguro ko nang wala nang nagpaparamdam. Mula noon ay nag-iba na ako ng ruta. Inayawan ko nang dumaan doon dahil baka maiuwi ko na naman ang white lady sa bahay. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Van. Ganon din naman sa mga kamalikmata natin dyan. Kilalanin nyo na lang akong Vanjo. Ikukwento ko lang ang nakakakilabot na karanasan ko noong 2009. Gabi ng October 31, nang bumiyahe ako papuntang Tarlac. Dadalawin ko lang sana ang puntod ng tatay ko na 7 years nang patay noon. Mag-aaraw na rin kasi ng mga patay that time. Mag-isa lang akong bumiyahe dahil mag-isa lang naman din ako sa Maynila. Lahat ng pamilya ko ay nasa Tarlac talaga. Noong gabing nasa terminal na ako, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Parang ang aliwalas ng nasa paligid ko kahit na nagbabadyang umulan noong mga oras na yon. Malamig ang simoy ng hangin sa terminal ng Pasay. Noong mga pagkakataon na yon, ay kalmado lang ang lahat. Kahit maraming tao, hindi gaanong maingay at magulo. Basta parang ang perpekto ng mga nakikita ko noong oras na yon. Napapangiti na nga lang ako sa hindi ko malaman na dahilan. Nang umandar na ang bus namin, ay syempre punuan. May ibang pabiyahe ng ibang probinsya, pero karamihan sa mga narinig ko ay Patarlac talaga. Sa unang oras ng biyahe, ay nare-relax pa ako. Patugtugan ba naman ang passenger seat eh? Ayun, sa sobrang relax ay nakatulog ako. Hindi ko alam kung mahaba-haba na ba ang tinulog ko that time. Pero nang magising ako, kakaunti na lang ang tao sa loob ng bus. Nang tanungin ko ang konduktor kung nasaan na kami, nalaman ko na malapit na kaming pumasok ng Tarlac. Napatingin ako sa labas at nasa stopover pala kami. Mga ilang minuto lang, may sumakay na 4 na babae. Tiningnan lang sila ng konduktor. Nagkakatinginan silang driver na parang kinikilala kong pasahero ba sa bus nila yon. Umupo ang 4 na babae sa pinakadulo. Hindi ko alam kung bakit lahat ng natitirang pasahero doon ay pinagtitinginan sila. Madaldal at maingay ang 4 na babae, kaya inakala ko na pangkaraniwang pasahero lang sila. Nang muli kaming umandar, napansin ko yung konduktor na parang hindi niya alam ang gagawin niya. Parang gusto niyang lapitan yung mga babae. Pero nag-aalangan siya. Ako naman makailang ulit lang akong lumingon sa kanila. Ngumingiti pa nga sila sa akin sa tuwing magtatama ang mga mata namin. Sa mga nakalipas pang minuto, tumahimik na ang 4 na babae sa likuran. Hindi ko alam kung bakit basta bigla na lang silang sumeryoso. Paglingon ko ulit, medyo kinabahan na ako sa kung paano sila tumingin. Napakaseryoso. Hindi sila gumagalaw. Tanging mga mata lang nila ang gumagalaw. Bagay na nagdulot ng kaba sa akin at alam kong ganun din sa ibang pasahero. Huminto ang bus sa isang gasolinahan. Bumaba ang driver at konduktor.
at nagpaalam na iihi lang. Bumaba din ang ibang pasahero. Bale, 8 na lang kaming natira. Yung 4 na babae, ako at yung 3 sa harapan kong pintuan. Naririnig ko yung mga nasa harapan ko na nagpaplano na silang bumaba na lang. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay natatakot sila. Pagbalik ng ibang pasahero, ay nakayuko lang sila lahat. Yung driver at konduktor naman, nagsabi na lilipat kami ng bus sa susunod na stopover namin. Tinanong ko sila kung bakit. Sumenyas lang yung konduktor na wag na akong mag-usisa pa. Pagtingin ko sa ibang pasahero, sinesenyasan din nila ako na mas okay nang lumipat. Nang tanungin ko rin sila kung bakit, panay lang lingon nila sa likuran. Muli kaming bumalik sa biyahe. Kahit nagpapatugtog ng magandang kanta, parang kakaiba na rin talaga yung ambience sa loob ng bus. Ipinikit ko na lang yung mata ko nung mga sandaling yon. Nagbabaka sakali na makakatulog pa ako. Wala pang isang minuto, narinig kong may napatili sa loob ng bus. Nagulat naman ako, kaya naidilat ko agad ang mata ko. Wala na palang ilaw ang bus, pero sinabihan lang kami ng konduktor na huminahon. Nagsabi rin sila na babagalan ng takbo para hindi maaksidente. Habang yung ibang pasahero ay kinakabahan na, yung 4 naman na babae sa likuran ay parang wala lang. Hindi ko na makita ang mukha nila, pero palagay ko parang may something. Nananayo ang mga balahibo ko nung mga sandaling yon sa hindi ko malaman na dahilan. Naririnig ko rin na parang may mahinang boses na bumubulong sa akin. Nang lingunin ko ang 4 na babae, napabawi agad ako ng tingin. Lahat kasi ng tingin nila nasa direksyon ko. Dahil naiilang na ako nung mga oras na yon, lumipat ako ng upuan na medyo malapit na sa gitna. Wala pa ring ilaw nung mga pagkakataon na yon, pero ramdam ko pa rin na nakatingin sila sa akin. Hindi na ako nakatiis at tinanong ko na yung nasa gilid ko kung anong meron sa mga babae. Sumenyas lang siya na wag akong maingay. Nang makarating na kami sa sunod na stopover, ay pinababa na kami ng konduktor. Nilipat niya kami sa nakapilang bus. Nang umalis na yung unang bus na nasakyan namin, sakalang nagkaroon ng ilaw doon. Kita ko pa nga na nakasulyap pa rin sa akin yung 4 na babae. Yung mga pasahero na kasama kong bumaba, nakahinga sila ng maluwag para silang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Doon ko na nalaman sa mga kasama ko na yung 4 na babae na yun ay mga patay na raw. Nung una nagtaka pa ako kasi paanong patay? Nakikita naman naming lahat. Pero pinilit ng matanda na kasama namin na kahit daw patay na, makikita pa rin ang nakararami. May mga ganong kaluluwa daw kasi. Yung parang buhay pero patay na. Malalaman mo lang daw na patay na kapag mga wala ng anino. Hindi ko magawang paniwalaan ang mga sinasabi nila nung mga sandaling yon. Pero aminado naman ako na kinabahan din ako. Nang bumiyahin na kami sa panibago naming sinakyan na bus, makalipas lang ang isang oras, ay may nadaanan kaming bus at truck na nagsalpukan. Yung driver tumilapon sa labas, yung konduktor naman ay naipit sa gitna. Bago kami makalagpas noon, napansin ko na yung bus na yun ay ang bus na una naming sinakyan. Kinilabutan ako nung oras na yon. Kung hindi pala kami pinalipat, baka nakasama kami sa mga namatay. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Marami pong salamat. Hello po, Sir Van. Tawagin niyo na lang akong Boy at meron akong paranormal experience. Actually, recent lang ito nangyari. Nitong November 3 lang. At kung saang probinsya, hindi ko na lang sasabihin. Baka mayari kasi ako ng mayor doon. Basta bandang Visayas lang din ito. Pumapasok ako ng hapon noon at uuwi na ako mga alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Sa mga ganung pagkakataon, kakaunti na lang talaga ang mga pasahero na napupunta sa terminal. Kaya sa dami ng tricycle driver doon, kanya-kanya talaga silang diskarte kapag may isang pasahero. Wala kasing pila doon, pasahero na ang bahala kung saan sila sasakay. One time, kabababa ko lang ng jeep
at kailangan ko nang sumakay ng tricycle. Pinag-agawan pa nga ako ng mga driver, pero sumakay ako sa nasa unahan. Mga ilang minuto pa kami naghintay ng isa pang pasahero. Makalipas lang ang mahigit 20 minutes, may dumating na matandang babae na may kasamang apo. Yung bata, palagay ko, nasa edad 3 o 4 na taon na. Kanya-kanya na namang diskarte ang mga driver. Yung driver ng sinakyan ko, nakipag-away pa sa mga kasama niya. Muntikan pang magpang-abot para lang sa 2 pasahero. Ewan ko rin, napakagulo ng sistema sa terminal. Sa huli, sumakay ang maglola sa tricycle na sinasakyan ko rin. Tuwang-tuwa pa yung driver namin dahil sa huli siya rin ang nagtagumpay. Nang tanungin na ng driver yung matanda kung saan ang baba nila, hindi nagsalita ang matanda. Kaya hinayaan na lang ng driver, pinaandar na lang yung tricycle niya. Sa labas ako nakasakay nung time na yon, sa likuran ng driver mismo. Smooth naman yung biyahe eh, maingat magpatakbo yung manong kahit na napakalawak naman ng daan. Nang nasa kalagitnaan na kami, narinig namin ng driver na may kumalabog. Napahinto agad si Manong at chinek yung maglola. Pagtingin namin, wala na yung bata na kasama niya. Siyempre, nag-alala kaming 2 ni Manong. Bumaba kami pareho para hanapin yung bata. Kaso hindi na namin makita. Kahit na anong gawin kong paghahanap, wala talaga. Kinakabahan na rin yung driver kasi cargo niya yon. Nang tanungin namin yung matanda, ay nakatingin lang siya sa amin. Hindi siya nagsasalita. Nagtaka pa nga kami kung bakit siyang umiti, nalaglag na yung apo niya. Kami yung mas kinakabahan at nababahala kaysa sa kanya, pero yung matanda, walang pakialam. Naiinis na yung driver dahil ayaw makisama ng matanda. Sumisigaw na nga siya habang nasa gilid kami ng kalsada. Sa sobrang inis ng driver, pinilit na lang niyang pababain yung matanda. Bumaba din naman yung matanda at tumayo lang sa gilid. Pinasakay ulit ako ng driver at sinabing huwag ko raw ikakalat ang nangyari. Wala raw siyang kasalanan kung ano man ang nangyari sa bata. Nakatanaw pa ako sa matanda nang bumiyahe na kami ulit. Nakatingin din siya sa amin. Hindi ko talaga maintindihan kung anong trip ng matandang yon. Napapailing na lang talaga ako. Makalipas ang ilang minuto ay huminto kami ulit sa gilid ng kalsada. Iihi kasi yung driver sa sobrang kaba. Umihi na rin ako. Nang pagbalik namin sa tricycle, nakita namin na parang may tao sa loob. Umuga kasi yung tricycle. Dali-dali namang lumapit doon si Manong driver. Pagsilip niya ron ay napasigaw na lang siya sa gulat. Nang sumilip din ako, nakita ko na lang na nandun na naman ang maglola. Parang walang nangyari sa kanila, lalong-lalo na sa bata. Nakatingin ang maglola sa amin. Nakangiti pa nga sila na parang normal lang ang lahat. Hindi na kami makasakay sa tricycle noon. Nag-aalangan na si Manong dahil baka maaksidente raw kami. Ilang minuto kaming nasa gilid lang ng tricycle. Nakikiramdam kami kung aalis ba yung maglola o hindi. Muli kong sinilip ang maglola. Nawala na sila pareho doon. Dahil doon, agad na sumakay ang driver at sumunod na rin ako. Pinaharurot agad niya yung tricycle ng takbo. Buong akala namin matatapos na sa ganun ang lahat. Pero maya-maya lang, napapreno na lang ulit si Manong nang mapansin namin na nasa loob na naman yung maglola. Nagmatapang na lang si Manong driver noon. Bumaba siya at pursahan sanang palalabasin ang maglola. Kaso nang hawakan siya sa kamay ng matanda, mas kinilabutan siya kasi ang lamig ng kamay. Unti-unti kaming lumayo sa tricycle. Doon na namin napagtanto na kaming 2 lang pala talaga ni Manong sa biyahe. Dahil yung maglola na kasama namin ay kabilang lang sa mga kaluluwang hindi natatahimik. Binalikan ni Manong ang tricycle niya. Lakas loob niyang ipinarada na lang muna sa gilid. Nangaalis na sana kami, nakaramdam kami ng malamig na simoy ng hangin. Tapos nangamoy kandila, Sir Van. Dali-dali na kaming naglakad palayo. Malapit naman na kami sa isa pang terminal ng mga sandaling yon. Pagtanaw namin sa tricycle, nanayo na naman balahibo namin ni Manong. Kasi yung tricycle ay bigla na lang gumana kahit na kay Manong naman ang susi. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari, Sir Van. Nang makapara na kasi ako ng isa pang tricycle ay nakauwi na rin ako.
Ilang araw matapos mangyari yon, narinig ko na lang sa terminal na may isa silang kasamahan na bigla na lang nawala. Yung tricycle ay natagpuan lang sa gilid ng kalsada. Hindi ko sure kung si Manong yung tinutukoy nila, pero malakas talaga ang kutob ko na noong mga pagkakataon na yon, hindi siya nilubayan ng maglolang kaluluwa. Hindi ko na pinagkalat ang kwento ng maglola, pero nagulat na lang ako kasi nalaman ng iba. Ayun pala, ilang tricycle driver na rin ang nakakaranas ng ganon. Hanggang ngayon, Sir Van, walang nakakaalam kung bakit sila nanggugulo sa mga driver. Hindi namin alam kung nanghihingi ba sila ng tulong o sadyang gusto lang nilang manggulo. Ayun lang po, Sir Van. Sana po ay mabasa nyo itong message ko at mainarit nyo po itong kwento ko sa channel nyo. Maraming salamat po at God bless. Hello po mga kamalikmata. Sana po ay napakinggan niyong mabuti ang ating kwento. Ito na po ang sumunod na katanungan. Makinig pong mabuti. Ano ang sinabi ni Dan sa babaeng nakita niya sa loob ng kanyang jeep? Ulitin ko po. Ano ang sinabi ni Dan sa babaeng nakita niya sa loob ng kanyang jeep? So ayun po. Paunahan na lang po ulit sumagot. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po ulit bukas sa susunod na tanong.